Hello guys, welcome back sa ating channel MRT 7 Update Quezon Memorial Circle to Metro Manila Subway North Avenue Station. Ito pong muli si Skywalk TV at muli po tayo nakapag-update dahil nakabalik na po tayo mula sa Boracay hanggang dito po sa may Quezon City. Ito pong MRT 7 ay tuloy-tuloy nating in-update upang mabigyan kayo ng mga impormasyon at mga latest na kaganapan dito sa ating bansang Pilipinas. Ito na po ang ating latest update dahil etong Quezon City Memorial Circle ay tuloy-tuloy na po ang ginagawa at napakarami na po ng mga nagtatrabaho dito. Yan na po ang ating mga good news ngayong araw na to dahil tuloy-tuloy na po na ginagawa ang station. Salamat sa mga nag-like, nag-share at nag-follow ng ating pinaka-latest update ngayong araw na to, mga kababayan. Ayan. Ito po yung Quezon City Circle at maganda mamasyal po dito. Pag natapos na po yung station ay dediretso na po dito yan kung saan nakalibing po ang ating Pangulong Manuel L. Quezon. Ayan, isa sa mga magandang pasyalan itong Quezon City Circle, mga kababayan. At dito rin ginaganap yung mga concert. Yan. Dahil may stage po kasi dito. Ayan, dire-diretso niyan, going to Commonwealth po tayo. Ipapakita rin po natin dito ang mga kaganapan. At sa ating mga bagong pasok, huwag kalimutan mag-like, mag-share at mag-comment kung ano po masabi niyo po dito sa ginagawa sa MRT 7. Dahil ito po yung magdatapos mula dyan sa may San Jose del Monte, Bulacan hanggang dito po sa may SM North. Ito naman po ang hyperlink natin. Yan. Hyperlapse ang tawag. Yan, dire-diretso yan. Dito sa may Commonwealth na yan. Ayan na po yung station. Itong right side, ito po yung UP. University of the Philippines na ating nakikita ng right side na maraming mga puno. At ito po yung station. Yan, no? Ang University Station. Underground din po ito at ginagawa na rin po, mga kababayan. May mga nagtatrabaho na rin dyan. Yan po ang ating mga good news. Dyan banda dire-diretso, nakikita nyo sa may pinakadulo, sa may Tandang Sora. Yan naman po yung station na malapit ng matapos. Ayan. Dahil etong MRT 7 ay full blast na po talaga ito. Hanggang dyan, dire-diretso sa may Defo. Ayan, oh. Ito na mismo yung underground station din. Ayan. May mga nagtatrabaho na rin po dito at tuloy-tuloy na rin po ito, mga kababayan. Yan ang ating mga good news. Dahil alam naman po natin dito sa may Commonwealth, lalo na pag mga rush hour, ay hindi maiwasan talaga na magkaroon ng mga heavy traffic dyan. Kaya napakalaking ginawa pag matapos na po itong MRT 7, lalong-lalo na sa may San Jose del Monte, Bulacan, ay grabe rin ang traffic dyan dahil napakaliit ng mga daan na napapunta dyan sa area na yan. At napakabilis na po ng mga magiging biyahe pag ito'y matapos na dahil connect-connect na po na ating ipapakita mamaya ang Metro Manila Subway. Ayan. Lalong-lalo na dyan sa may Common Station, ang MRT 7, ang LRT 1 Extension, at ang MRT 3. Ayan. Pinapaikot lang po natin ang ating drone dito po sa may circle. Ayan, oh. Ayan. Sa mga hindi pa po nakakapabasyal dito sa may Quezon City Circle, ay napagandang pasyalan po ito, mga kababayan. Mga palaruan, mga pambata. Ayan. At nandito rin po yung mga pambansang sasakyan ng ating mga pangulo. Dito lang po yung makikita sa may Quezon City Circle. Ayan, oh. Inikutan po natin ang ating drone. Tuloy-tuloy po ang ating pag-update sa iba't ibang lugar, mga kababayan.
lalong-lalo na po itong MRT7. Ayan, inikot po natin ang ating drone upang ipakita natin sa inyo muli ang mga pagbabago na po dito sa May Quezon City and going to Bulacan. Ayan, ang isa rin po sa ating inaabangan ngayong taon ay matatapos na po ang LRT1 extension, ang Redemptorist hanggang dyan sa May Dr. Santos Station. Going to Cavite naman po yan. Yan po ang ating mga gagandang balita na tuloy-tuloy na po ang progress ng ating bansa. Ito'y napakalaking ginhawa pag ito'y natapos lahat ng iba't ibang proyekto ng private partners at ng ating government, dahil talagang magiging mabilis ang mga biyahe na, lalong-lalo na ang Metro Manila Subway. Mula dyan sa May Valenzuela hanggang dire-diretso hanggang sa May Naiya Terminal 3. Ayan. Ilalapit po natin ang ating drone. Ipapakita natin sa inyo ng malapitan ang mga ginagawa dito. Ayan, ngayong araw na to, mga kababayan, ay napakarami po nang gumagawa na rin dito. Yan ang ating mga good news. Dati ito po kasi, grabe no, dami nang binahayan na ng mga halaman etong lugar na to. Medyo matagal-tagal na rin po kasi itong na-stop dahil nagkaroon lang ng problema. Medyo po kasi umangat ito dito sa May Circle. Dapat underground lang ang mangyayari. Ayan no, ito po yung sa akin tinutukoy. Ayan. Ayan, sobrang lawak na po ito. At tuloy-tuloy na po ang ginagawa nila dyan sa may pinakailalim na po. Ito naman po yung ating hyperlink going to SM North. Ayan, dire-diretso na po natin to. Itong area na to, going to SM North at ang Common Station, ang LRT1, ang MRT3 at ang MRT7 at ang Metro Manila Subway. Ipapakita naman po natin sa inyo dito sa area na to ang North Avenue Station. Ayan. Dahil ang nangyayari po kasi dito, mga kababayan, connect-connect na itong Metro Manila Subway. Itong MRT7, mga kababayan, dire-diretso sa May Quezon City at dyan sa May SM North na to ay gawa na rin po dito itong dadaanan ng MRT7. Ayan, no? Bali, dulo lang po dito yung magiging station. Ayan, nakokonek sa tatlo. Sa apat na pala mangyayari. Ang LRT1, ang MRT7, ang MRT3 at dito nga po ang Subway. Ito ang aking tinutukoy. Ang Metro Manila Subway ay tuloy-tuloy na rin po, mga kababayan, ang kanilang ginagawa ay malapit na po matapos mula dyan sa may nag-start na po nagukay dyan po sa may Valenzuela at dyan na po mismo sa may Quirino ang next station na po nila. Ayan, bali dito yung station po dito. Yan, sa pangunguna ng JICA, ang partnership ng Philippines ang Japan. Isa sa mga matitibay gumawa kapag Japan. Yan. Ito po'y kagaya ng kanilang subway, mga kababayan, ha? Ng Japan. Ayan. Medyo malalim na rin pong nahukay nila dito. Kompleto na yan. Inaabangan na lang po yung pagtuhog dito ng boring machine. Ayan, ayon sa balita, mga kababayan, ay itong January ay diretso na po yan mismo sa may Quirino Station. Dahil nag-start na po ang dalawang boring machine dyan sa may Valenzuela.
Ayan, no? Kita po ninyo, no? Ibang pamamaraan dito ng ginagawa ng Japan. Bali ginawa, naghukay na po ng sa pinakailalim na po sila. Hindi na po nila sinira lahat. Ganun po ang kanilang ginagawa dito. Mas okay po ito dahil hindi na nila huhukayin, no? Ng lahat, no? Yung pinakailalim na lang po ang kanilang ginawan dito. Yan, ipinapakita po natin. Ito na po yung pinaka-progress po dito, mga kababayan. Itong MRT 7 at dito po sa Metro Manila Subway. Ang North Avenue Station. Na isa rin po natin tuloy-tuloy na ina-update. Yan, comment nyo na below, mga kababayan, kung ano po masasabi nyo po dito sa ating pinaka-latest update dito po sa Metro Manila Subway at MRT 7. Nasa mga hinaharap ay napakalaking ginawa pag ito'y matapos at napakabilis na na magiging biyahe at kauna-unahan sa ating bansang Pilipinas ang Metro Manila Subway. Sa mga bagong pasok, huwag kalimutan mag-like, mag-share at mag-comment dito po sa ating mga ina-update. Ayan, oh. Dito sa area na to, mga kababayan, ayan, malalim-lalim na po ang kanilang nahukuya. Dire-diretso po yan. At yung area po dito ay nakaredy na sa pagdating ng boring machine. Yan, ganito na po kabilis ang kanilang ginagawa dito sa area na to. At napakarami mga heavy equipment na nakaready yan. At tuloy-tuloy na po yan. Ayan, nakita po ninyo, no? Tuloy-tuloy po ang paghukay dito. Natanong nandiyan na yung mga malalaking truck. Yung mga lupa na kanilang mga nakuha sa pinakailalim. Ayan, no? Nakita nyo po yung bako. At yung mga truck dyan na nagdadala ng mga buhangin. Ayan, di lang po natin alam po saan po nila dinadala yung mga buhangin po kanilang nahuhukay dito. Yan, sa mga nakakaalam, i-comment nyo na below kung ano po masabi nyo po din sa ating pinaka-latest update. Muli po, ito pong muli si Skywalk TV. Keep safe palagi and God bless. At mabuhay po ang ating bansang Pilipinas.